stand by. Gagawa tayo ng reaction video tungkol sa isang vlogger na sabi niya 8 diretso daw siya. Bakit ganun? Idol ko parang itong tao na ito, tapos ganun siya. Parang natin kung anong dahilan niya. May 4 na daw siyang mahalagang bagay kung bakit daw niya pinili ang 8 diretso. Panoorin natin. Ito. What's up, brother? Teka, dumitin. What's up, brothers? Kumusta? Okay. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung para makapili kayo ng maayos na ano, na ipaboto nyo ngayong taon, ngayong botohan. Sige, magbibigay ako ng 4 na dahilan kung bakit kailangan nyo itong iboto. 4 na dahilan kung bakit kailangan nyo iboto ang 8 diretso, guys. Okay? Hindi kayo mabuti dahil importante ito ngayong botohan. Doon sa mga hindi naman boboto, okay lang. Hindi naman pakinggan ito. Pero doon sa mga boboto, pakinggan nyo mabuti ito. 4 na dahilan kung bakit dapat niyo iboto ang 8 diretso. Sige. Sige mo ang 4 na dahilan sa bakit ka. 4 na dahilan, sige. Para matigil na ang patayan. Oo, guys. Kailangan matigil na yung patayan. Iboto natin sila. Para matigil na yung patayan, lalo na sa mga rapists. Kaya ano sinabi nitong isa? Pakinggan niyo mabuti. Kung anak mo ang na-rape o napatay, dapat bang i-death penalty ang criminal? Hindi po ako tutol na tutol ako sa death penalty dahil anti-poor po ang death penalty. Nakikitan nyo, anak nyo na yun ha. Guys, isipin mo, anak nyo na yun. Tapos ni-rape, tapos pinatay pa. Guys, isipin mo ha. Isipin mo. Ano magiging... Ay, nako, talaga. Kailangan nyo talaga siya iboto, guys. Please, parang awa nyo na. Kasi meron talaga siyang malasakit doon sa mga rapist. Anak niya na yun, pinatay, pero importante sa kanya yung buhay ng rapist. Hubon tayo, di pa tayo sa kabila. Ito naman, pangatlong dahilan. Pangatlong dahilan niya. Para iboto ng 8 diretso. Para matigil na ulit ang patayan. Dahil, nagaanap ang patayan eh, lalo na sa mga pusher. Panoorin niyo ito, guys. Yung sinabi ni General Bato, mamalayo pa tayo sa resolution at war on drugs. Kawawa naman yung mahigit at 20,000 na pinatay, biktima ng EKK. Kung malayo pa tayo para masuko ang war on drugs na ito, itong drug problem, ilang libo pa ang dapat patayin para lamang masuko yan. Iyan pa ang kinakailangan natin. Katapos sasabihin, kailangan ng death penalty. Grabe po. Death penalty sa panahong ito. Thank you. Senator si Romy Mac. Teka, sasagot muna si General Bato. Doon lang kayo nakatutok. Naawa lang kayo doon sa mga nangamatay na puser. Hindi ninyo titinay kung ilan ang mga nagiging biktima nito, mga puser na ito. Mga inosente, mga bata. Mga ni-rape, mga bata na pinatay. Ni-rap nito mga tao na ito. Hindi nyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Oh, yan yun guys, napakinggan nyo ba yan? Libo-libo daw ang namatay na pusher dito sa Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Awang-awa siya guys, awang-awa sa mga pusher. Kaya dapat iboto natin siya. Iboto natin yung dumami yung pusher ha. Iboto natin, please guys. Maawa kayo sa pusher. Gago! Okay, pangalawang dahilan. Kung bakit kailangan... Sabalik tayo pa pala yung sinasabi niya. Hindi, pusher. Ay, isa. Kung bakit kailangan niya iboto yung pusher, hindi yun. Kung bakit kailangan iboto yung 8 diretso. Pangalawang dahilan. Dahil matututo tayong magpahalaga. Panoorin niyo to. Lulubog ang barko. Isa lang ang natitirang life vest. Kanino mo ibibigay? Kay Pangulong Duterte o kay dating Pangulong Arroyo? Nako, baka sa akin na lang kaya. Makasabay mo. Mga bobo! Ano, guys? Kumbinsido ba kayo? Talagang matututo tayo magpahalaga dito sa taon to. Pakinggan nyo ba yun? Matututo tayo magpahalaga sa pansarili natin, guys. Biruin nyo, ha? Pinapili siya, guys. Kung sinong bibigyan niyan, Pangulong Duterte o ang dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang pinili niyang iligtas, yung sarili niya. Biruin nyo, guys.
Samantalang may ibibigay ka naman. Wala ka na nga sa option, tumisingit ka pa. Ano ka ba? Iinit yung ulo ko sa iyo eh. Pero, oh, dahil dyan, iboboto kita. At dahil dyan, ocho diretso ang brotherhood. Yung mga nagpadala sa amin ng mga parapol, total, marunong natuto kami magsarili. Natuto kami dito sa tango ko magsarili. Yung mga ipinadala niya sa amin parapol, amin na yon. Hindi na namin pamimigay yun. Ba't pa namin ipamimigay? Eh, nasa amin na nga. Diba? So, dahil ng taong yun, oh, samantalang may ibibigay naman siya. Sabi, ang tanong kasi doon, may ibibigay naman eh. Kasi meron na siya, kaya wala siya sa option. Eh, ewan ko ba, bakit inangkin niya pa? Eh, sa'yo na lahat. Okay, move on tayo, move on. Huwag niyo na isipin yung parapol, amin na yun, guys. Ha? Huwag niyo isipin yun. Ano yung cancel na yung cancel na yung parapol na yun. Number one, kung bakit kailangan mong i-vote ang 8 diretso. Ito pinakamalupit. Kailangan, pag-isipan nyo mabuti ito ha. Ito ang pinaka-important. Yeah, number one, bakit kailangan mong i-vote ang 8 diretso? Dahil kapag ito ang binoto nyo, malalaman natin kung saan makakabili ng droga. Pakinggan nyo ito. Ating buong bansa, may droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo, samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao. Ito. Ganun din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu. Pwede tayo bumili ng cocaine. Pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. Hey! Stop! 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 Yo! Nice! Oh, di ba, guys? Sure ball pa yun kung saan makakabili. Sasamahan pa niya tayo. Ano, iboboto ba natin? Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Dahil ngayon 2019, talagang maganda ang magiging laban, okay? Oh, ano guys, may natutunan ba kayo dun sa apat na tips ko? At ito ang panlimang tips ko sa inyo, guys. Pinaka-importante. Kagaya na sinabi ko sa inyo, syempre hindi makawala yung vlogging tips na yan. Importante yan, kailangan lagi nandiyan yung vlogging tips. Unang-una kasi, i-creative comments namin to. Kung gusto nyo mag- Bakit taga-creative comments? Akala ko naman eh, ibubuto mo natin kasi na, pabaliktaran pa rin sinabi mo. Ayos ka talaga. Nakurious din ako eh. Kala ko totoo na eh. Pero galing mo ah, ayos.